Sa araw na to ay pag-usapan natin that you are authorized to multiply. Ikaw ay binigyan ng karapatan, authorized to multiply, ng karapatan ng Diyos para mamunga. Kaya sabi mo sa katabi mo, uy, ikaw ay binigyan ng karapatan ng Diyos para mamunga. Na, di ba? Pag ibig sabihin ng pamumunga ay may mga bagay na nanggagaling sa iyo, kagaya for example ng sampuno, ang sampuno na hindi namumunga, kagaya for example yung mangga, ay kapag hindi siya namunga, hindi siya ano, wala siyang pakinabang kumbaga. Kasi nga ang bunga niya ang siyang ginagawang pagkain ng mga tao. At kapag ang isang mangga hindi namumunga, iba diyan pinuputol na lang eh. Naalala ko si Jesus nung one time, kasama niya ang kanyang mga disciple, nadaan siya sa puno ng fig tree. At nakita niyang walang bunga. Nagutom si Jesus eh. Walang bunga yung ano, yung fig tree. Kaya ginawa ni Jesus, sinumpa niya yung fig tree. At mula nga nun, ang fig tree na yun ay natuyo. So kapag hindi pala tayo namumunga, may pagkakataon pala na yung sanang bunga natin o sanang buhay natin na masagana, sanang buhay natin na punong-puno ng kasiyahan, kagalakan, punong-puno ng purpose, punong-puno ng misyon. Kapag pala hindi tayo namumunga, pwede palang manuyo yun, mawala yun. Tama po. So, kaya kinakailangan mamunga tayo upang ating purpose ay mangyari. Halimbawa po, ikaw ay napakagaling na singer. Alam mo sa sarili mo, maganda yung boses mo. Alam mo sa sarili mo, ikaw ay kaya mong yung mataas na nota, yung notes, kaya mong mag-blend, lahat ng technique para ikaw ay kumanta, alam mo. Kaso ang problema nga lang, kahit marunong ka, hindi mo to ginagamit. Ibig sabihin, ikaw ay hindi namumunga. Kasi kapag ginagamit mo yon, isa yun sa mga pamumunga. Amen po? So you are authorized to multiply. Jem, pwede ba akong maging honest sa inyo? Lahat tayo dito, online and on-site, if you are a children of God, you are authorized to multiply. You are authorized to produce fruits. Amen? Ikaw ay binigyan ng karapatan para mamunga. Pasa, bakit ganon? Kasi nga dahil dito. Nakakita na ba kayo sa Jollibee, magkita ko sa pintuan ng Jollibee? Nakalagay, notice. Authorized personnel only. So, hindi ka pwedeng pumasok doon kapag hindi ka authorized. Tama po. Ito, nakikita ko sa mga harapan ng office to. Kahit anong opisina, Jollibee, McDo, kahit sa company namin, yung pinaka-opisina ng secretary at treasurer ay bawal kami pumasok doon. Maliban na lamang kung kakatok kami, pupunta kami doon. So, hindi lahat binigyan ng karapatan pumasok. At ganun din naman, hindi lahat binigyan ng karapatan mag-multiply o mamunga. Hindi lahat. Yung iba namumunga pero hindi yun yung bunga na gusto ng Panginoon. Tama po. So, ang pinag-aralan natin sa ating series ay nung John chapter 15, verse 1 to 6. Sabi ito, para paalalahan lang po tayo. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga nito. Verse 2 ng chapter 15. Tinatanggal niya sa akin ang bawat sangang hindi namumunga. Bawat sangang namumunga ay nililinis niya upang lalo pa itong mamunga. Verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Verse 4, abide in me. Ito yung gusto ko eh. Abide in me and I am you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you. Neither can you unless you abide me. Hindi kayo mamumunga kung hindi ako nakakabit sa inyo. Unless kayo nakakabit sa akin, wala kayong magagawa kung hindi kayo nakakabit sa akin. Kaya sa verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I am him, what? He bears much fruit.
For apart from me, you can do nothing. Sa Tagalog, ganda to eh. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. At ang nanatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng sagana. Anong pamumunga? Sagana. Sinong gusto nito yung sagana ng kanyang pamumunga? Yung tipong magtatrabaho ka, naabutan mo ang mga dati pang empleyado, pero nung pumasok ka, mas mataas pa yung sweldo mo sa kanila. Gusto mo ba yan? Diba? Ang dami ninyong nag-exam, ikaw lang ang nakapasa. Gusto nyo ba yun? Ano ba ba? Ang daming mga may kakayahan mag-aral, pero ikaw lang itong nakapag-aral. Tama? Ano ba ba? Ang daming matatalino, pero ikaw lang itong pinaasenso. Gusto nyo ba yun? Amen? Sabi niya, sapagkat hindi kayo makakagawa ng anuman kung kayo ay hiwalay sa akin. So, ibig sabihin, sinasabi rito, you are authorized to multiply. You are authorized to bear much fruits. Ikaw ay binigyan ng kakayahan, karapatan, na mamunga. So, inasmuch, God is expecting us to bear fruits because we are called by Him and bear much fruit. Inexpect ng Diyos na ikaw ay mamunga. Ini-expect ng Diyos na yung purpose mo ay talagang mangyari. Dahil ano? Dahil tinawag tayo para mamunga. Amin po? Yan ang kagandahan sa ating mga Kristiyano. Mga sumasampalataya sa Panginoon. Merong ini-expect ang Diyos sa atin. At balang araw, yung bunga na yon ay ano? Ay ating ma-harvest. Amen? Bigyan ko kayo ng konting example. Halimbawa po, ikaw ay isang negosyante. No? Magsusumikap ka kahit mahirap, magtitinda ka kahit nakakahiya sa ibang tao, ikaw hindi ka nahihiya, sigurado lang. Balang araw, umasenso ka ngayon. Di ba? Gumanda yung negosyo mo. At nung umasenso ka, ang tawag doon, yun ay pamumunga. Na-multiply mo ngayon kung anumang perang maliit na meron ka. Tama po? At ganun din sa atin sa Panginoon. Alam mo, minsan, sasabihin natin, hindi ako equipped, Lord. Pero yung meron ka, na testimony na meron ka, maraming soul ang pwedeng maligtas dyan. And that is fruits. Amen po? So, sabi nga, what kind of fruits are we to bear? So, in-expect pala ng Diyos na tayo mamunga. Pero anong bunga ba yun? Ano bang bunga ang in-expect ni Lord para sa atin? So, una doon ay yung a kind of fruit that we must bear, una, winning souls and make disciples. Gusto ko lang palalahan lahat. Pag sinabi ang isang Kristiyano na ay dapat namumunga, isa lang ito sa kanyang bunga na nag-win siya at nag-make disciples siya. Apat ito eh. Ayan, apat. Ito pa lang ay ang winning soul and make disciples. So dito pa lang tayo kasi nga series nga ito. So dapat nating maintindihan, if you are going to bear much fruit, anong prutas ba yun? Sinasabi ni Lord, win soul and make disciples. Dapat may bunga ka. At ako'y naniniwala lahat tayo dito mamumunga ng ganyan. At ang iba sa atin ay namunga na ng ganyan. Diba? Naalala ko yung una-una kong sinira, ano? Sa Highland. Mga yung kulay ng buhok nung, mga pula. Tapos yung itim, tapos purong-puro ng tato. Sinirang ko siya ng aking testimony. Maya-maya, nag-iiyakan na yung mga gangster. Iiyakan na sila. Tapos yun yung first time na nagpatanggap ako na talagang buong puso nilang tinanggap si Jesus Cristo bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Yun ang bunga. Hindi pa ako maalam dati sa mga theology, hindi pa ako nag-aaral dati sa Bible school, and yet meron ng bunga. Kaya ikaw kahit na anong kalagayan mo ngayon, mamumunga ka. Hindi mo kailangan maging matalino, maalam. Yung buhay mo kay Kristo Jesus pa lang, yan na ang maglalagay sa iyo upang ikaw ay mamunga. Tama po? Amen po? Buhay pa ba tayo? Buhay pa. So yung winning souls and make disciple na bunga or fruit, merong apat yan. Apat na ating pag-aaralan. Gusto kasing susugan ito na para hindi tayo parang dumaan lang yung
yung aral at wala tayong natutunan. Basta ganun, basta willing soul, yun lang. Ganun, no? So, una, napag-aralan natin nakaraan, yung winning soul and make disciple ay una, pinag-aralan natin nung linggo is you will produce this kind of fruit because you know who you are. Kilala mo yung sarili mo kaya magpo-produce ka ng ganitong fruits. Tama po? Kilala mo eh. Walang iba nakakakilala sa'yo kundi ikaw. Kaya hindi mo kilala ang sarili mo kasi in denial ka. Tama? Alam mong mainitin ang ulo mo eh. Alam mong may nahihirapan kang ako aminin ko ako nahihirapan akong magkabisa. Dati marunong magaling ako. Nakabisado ko yung Genesis. In the beginning the Lord said let there be light. Kabisado pa yun eh. Eh kaso sumundaan na, tumanda na. Yun. So you know who you are and you know what. Ano yung capability meron ka? Tama? At kahit may katabi ka, kunwari yan, katabi sa'yo, magkatabi kayo. Alam mo, yung capability mo sa kanya ay iba. Magkaiba tayo. Iba yung capable mo, kahit na idol kita, pero alam ko sa sarili ko, meron din akong ibubuga. Tama po? At alam ko, may mas ibubuga pa kayo sa akin. Mas magaling kayo mag-preach. Mas magaling kayo maging pastor kaysa sa akin. Alam ko yan. Why? Kasi God will call those people who are special to Him. At kapag tinawag tayo ng Panginoon, yung speciality na yon ay i-equip ka. Merong bagay na i-equip sa'yo na kung saan yun ang gagamitin ng Panginoon sa'yo. Biyong ka ng example. CCF. Nagpangalan na eh, no? CCF. Ang ganda, yaman, di ba? Luxury. Subukan mong yung mga yung nasa CCF, pumunta sa bundok, mangaral doon. Pakinggan kaya sila? Kahit na anong English nila, kahit anong adequate na meron sila, yung kanilang pronunciation. You know, Jesus loves you, you know. Ganun pa. Sabi ng mga magsasaka, ano raw? Ano raw? Hindi. Subukan nilang pumunta ngayon sa Payatas. Diba? Tatawagin ng Panginoon yung special na tao para dun sa special na pangangailangan. Tama po? At ako'y naniniwala yung Gem Church, itong gem na to, tinawag tayo ng Panginoon kasi yung speciality na yon ay dito makikita. Dito gagamitin. Lahat tayo, walang isa sa atin dito na habang buhay uupo lang. Makikita ninyo yung sarili ninyo, nandito na. Marami ng members, marami ng leaders, at kayo yung leaders, isa sa mga leaders na yon na nagsasabing, purihin pa natin ang Panginoon! Di ba? Itaas po natin ang ating mga kamay. Mahalin natin ang Diyos. Kayo na yung mga nagsasabi ng ganun. Diba? Nakikita mo ba yung sarili mo sa ganun? Diba? Si Pastor din, wala yan. Mas magaling ako dyan. Pipis dito si Ana, si Pearl. Minakita akong bata, nagbe-preaching. Bata pa lang. Wala sa edad dyan eh. Ang mahalaga, you are, tawag doon, buong bukal sa puso mo na ginagawa mo ito para sa Diyos. Hindi para sa sarili, para sa Diyos. You know who you are, kilala mo yung sarili. Kaya nga sa ating, pag-aralan, merong apat ba sabi ko? Una, know who you are. Sino tayo? We are a disciple and worshiper. Hindi ka lamang disciple, kasi yung mga disciple na hindi worshiper eh. May mga ganun. Pero hindi. Pag disciple ka, dapat much more worshiper ka. Iba kasi marunong lang eh. Pero hindi man naman marunong itaas ang kamay para magpuri sa Panginoon. Hindi dapat ganun. Diba? Dapat kapag ikaw ay disciple, marunong ka mag-worship. Marunong ka sumamba. Hindi tayo school. At hindi rin tayo paggawaan dito. Hindi tayo pabrika. Diba? Tayo ay simbahan. Anong ginagawa sa church? Nag-worship sa Panginoon. The primary objective na gagawin natin dito, walang iba kundi sumamba sa Panginoon. Wala nang iba.
At ano pa? Siyempre, dito na papasok ng ating hahayo. Kaya nga kailangan nating humayo eh. Kasi nagsamasamba tayo sa Panginoon. At ito yung pangalawang pag-uusapan natin. Grabe ang intro, no? Pag-uusapan natin. Yung pangalawa, ito ang ating pag-uusapan ngayon. You will produce this kind of food because you have a source. Una, paano tayo mamumunga ng win souls and make disciples? Una, because you know who you are. Pangalawa, because you have the source. Nakita niyo ito? Yan. Natapos na natin ito, dito na tayo ngayon. Know the source. Ano yung source na yon? Amen? So, you have the source. Meron kang source. Kaya, halimbawa, isang halaman. Kapag ang halaman, linagyan mo lang dyan. Napakaganda ng halaman. Binili mo yung halaman, namumulaklak talaga. Linagyan mo lang dyan, hindi mo dinidiligan. Wala siyang source ng tubig. Ano mangyari doon? Mamamatay. Yung napakagandang halaman, ano yun? Mag-wither. Tawag na, wither. Bilang malalanta. So, pero kailangan natin ng source. Nagandaan ko yung analogy, no? Analogy. Nung sa mga devotion. Devotion ba yung worship kahapon doon sa Rizal Recreation Center. At balang araw, si Pilanme, hinayang-hinayang ako eh. Sabi ko kay Pastor eh, ang diyan pala si Pilanme, dapat sinama natin, no? Ay, grabe. Ang ganda dun. Oh, grabe. Next year, anong gusto mo? Isang buong linggo? Totoo. Nananam pa lang mga pagkain dun. Pag uwi mo rito, bayan, ano ka na? Taba ka na. Grabe, napakaganda ng lugar, napakaganda ng place, ang ganda ng tulugan doon, at syempre, ang sasarap ng pagkain, grabe. Grabe. So, nagustong ko yung analogy ng isang Myanmar ba yun? Oh, malita ba ba eh? O Vietnam, o Cambodia. Indonesian siya, no? Pastora ng Indonesian. Sabi niya, tayong mga Kristiyano, dapat connected tayo. Kasi kunwari, may cellphone ka, kahit gaano kaganda ng cellphone mo, kahit high-tech ba yan, kahit iPhone 14 ba ngayon, iPhone 25 na lang. Kahit napakaganda ng sagap niyan, kahit gaano kamahal yan, kapag hindi yan connected sa source, kapag wala yung battery, kapag hindi yan na-charge, walang silbi ang isang cellphone. So, yun po yung pinakamagandang analogy na masasabi ko rito. You have the source. Mag-aaral ka. Parang imposible. Lord, hindi naman natin makakapagtapos. Sasabihin sa'yo, Lord, huwag ka mag-alala na meron kang source. Ako yung source mo. Tama. At tatakot ka. May interview ka, takot ka. Hindi ko kayang mag-apply sa trabaho na doon. Tatakot ako. Ngayon pala, sinasabi ng Panginoon sa'yo, anak, huwag ka matakot. Mayroon kang source. Source of strength, source of encouragement, meron ka. Kaya huwag kang kabahan dahil may source ka. Yun ang pinakamaganda eh. Ang sabi ko nga eh, nung ako yung unang-unang naging Kristiyano at that time, ang pinaka lahat kong naiisip noon at ang pinaka description ko noon para ako nakasandal sa pader. Paano ako nakaganto? Yan. Ha? Parang napakaganda ng buhay. Para ako nakasandal sa pader. Ngayon ganun din 'yon. Mag-apply ka, natakot ka, meron kang source, meron kang sinasandalan. Lord, kayo na po bahala, Lord. Lord, let your will be done. You are my source. Yung hindi ko kayang bigkasin, mabibigkas ko doon, Lord. Masasabi ko yun, Lord, tulungan mo ako. Amen po? Buhay pa po ba tayo? Buhay pa. Hallelujah. Now, nakita natin na meron kang source. Kaya sabi mo sa tabi ko, meron ka palang source. Yan. Meron kang source. Yeah. Macho, tingnan natin sa Macho 16 to 20. Pero hanggang 19 lang tayo. Sabi doon, 16, then the 11 disciples
went to Galilee, to the mountain where Jesus had told him to go. Alam mo, meron akong nakita ritong napakaganda. Alam ko, pag may gagawin ng Panginoon sa'yo, sasabihin niya kung saan ka pupunta. Sabi niya, the disciple went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. Sinabi ni Jesus na doon ka pumunta. Ang Diyos ang nagsusugo. Ang Diyos ang nagpapadala. Ang Diyos ang nagsasabi, doon ka pumunta na. Naalala ko lang itong mountain na to. Itong mountain na to, sabi sa Zechariah chapter 4, sabi doon, yung the mountain of God, ay the Zion will be called the mountain of God, and Jerusalem will be called the city of God, or the city of truth. Ganun yung pagkakasabi. And the mountain ito, ang mountain sa Bible, pag sinabing mountain, is the church. Kaya kung nasaan si Jesus Cristo, kung saan tayo sinugo, nandun yung church, nandun ka. Kaya you were, Jesus told you to go to a mountain. At kapag tinawag ka ng Panginoon, siya ang gagabi sa'yo. Amen? Nakikita nyo ba? Kasi naganda na ako sa Bible verse eh. Ang galing. So when they saw him, they worship him. Pero iba ay nagduda. Kaya sabi ni Jesus sa Matthew 18, and Jesus came to them and said, all authority had been given. All authority in heaven and on earth has been given to me. So tingnan natin to. Ano yan? It is the powerful source. Yung authority. Sino yan? It is Jesus. It is His authority. Amen. So yun. Si Jesus pala, ibinigay sa kanya lahat ng otoridad. Hindi sinabi ritong kalahating authority. Hindi sinabi ritong small authority. Sabi, all. Ano ibig sabihin ng all? Lahat. So wala bang ano? Meron bang bagay na hindi kasali rito? Wala. Ibinigay mismo kay Jesus. Sabi niya, kaya sino tong si Jesus? Who is Jesus? So why Jesus have this authority? Bakit merong otoridad ang ating Panginoong Kristo Jesus? Na ito yung source mo, si Jesus. Di ba? You know who you are. You know the source. You have a source, and that is Jesus. And this Jesus, sino ba siya? Meron nga ba siyang authority? Una kasi, because of His divine nature. Meron siyang divine nature. Tingnan natin. Anong divine nature na to? Jesus, the Son of God, fully God, and fully man. Tingnan natin. Inisa ko na to eh. Si Jesus Cristo, anak ng Diyos, siya ay Diyos at siya ay tao. 100% man and 100% God. Amen. John chapter 1. Sabi dito, noong simula pa lamang ay naroon ang salita. Anong naroon na? Ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. Sino ang kasama ng Diyos? Ang salita. At ang salita ay Diyos. Malinaw na malinaw na yung salita na to ay sa pasimula pa lamang naroon na. Tapos ang salita na to ay kasama ng Diyos, at ang salita na to siya mismo ay Diyos. Tama? So kasama niya ang Diyos noon simula pa. Pag sinabing simula pa, meron na ba? Halimbawa, track and field. Nagsisimula pang ganon. May takbuhan na ba? Wala pa. Simula pa lang yun. Sisimula pa lang yun. Halimbawa, ikaw ay may project. Gagawa ka ng project. So, meron na bang project na nagawa? Wala pa. Isimulan pa lang yun. Ganon din sa creation. Sinasabi rito na wala pa ang lahat ng bagay, naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At kasama niya ang Diyos noong simula pa, nung wala pa ang sanlibutan, nung wala pa ang kalawakan, lahat to. Wala pa tayo, wala pang mundo noon. Kasama na ang salita.
sa 2, para makita natin dito. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Paano? Yung salita na to, nilikha ang bagay sa pamamagitan niya. So, ibig sabihin, sabi niya, at kung wala siya, walang anumang nilikha. Ang lahat ng nilikha. Walang anumang nilikha. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at kung wala siya, walang anumang nilikha. Pag wala pala itong salita na to, walang mangyayaring creation. Walang mangyayaring let there be light. In the beginning, God said, let there be light. Walang ganun kung wala yung salita na yun. Walang hindi niya masabing let us make man in our own image. Hindi mangyayari yun pag wala yung salita na yun. So, therefore, itong pinapakilala ko sa inyong salita, siya ay kasama ng Diyos, siya ay Diyos, at nung pasimula pa, kasama niya, nandoon na siya. At lahat ng bagay, ay ano? Ay nilikha sa pamamagitan niya. Sino ang creator? Itong salita. Sa pamamagitan niya. Para po malinawan natin. Isang verse pa lang itong binibigay ko sa inyo. Sobrang dami sa Bible verse, pero gusto ko itong pinakamagandang para sa akin, para maintindihan natin. Now, sa 4, itong maganda. Sa 4, sabi niya, ang lahat ng nilikha, ay nagkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. So, all the creation or the creatures o lahat ng kinreate ay nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ng ano? Kanino? Nung salita na to. Tama? At ang buhay na ito ay ilaw ng sangkatauhan. Ngayon, Pastor Den, sino ba yung salita na yan? Sino yung salita na yan? Jump tayo from John chapter 1 verse 1 to 4 sa 14 tayo pupunta. Kasi lahat ng nilikha ay nagkaroon ng buhay sa pamamagitan nino. Niya. Sabi niya, ng 14, naging tao ang salita. Naging tao sino? Ang salita. At ang naninirahan sa piling natin, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin na puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Nasaksihan namin ang kanyang kaluwalhatian. Isang kaluwalhatian na katulad ng kaysa isang anak na nagmula sa Ama. Sino yun? Jesus. Kaya walang pagtatalo. Si Jesus ay naroon na sa Ama. Siya yung berbo. Siya yung salita. Siya ay kasama ng Diyos. Lahat na, walang bagay na nilikha kung di sa pamamagitan niya. At walang buhay na manggaganap kung di dahil sa Kanya. And that is Jesus Christ. Who is the source? The all-powerful source? It is Jesus. It is God. Amen? So, dahil doon, dahil siya ay ang yung divine nature of Jesus Christ, yun yung naglagay sa kanya upang magkaroon siya ng authority ng lahat ng bagay. Pero meron pang pangalawa kung bakit merong authority ang ating Panginoong Kristo. Anong pangalawa? Because God the Father delegate this authority to Jesus. Hindi lang dahil siya ay Diyos, hindi dahil sa pasimula pa lamang siya na yung berbo, siya na yung salita, siya ay Diyos. Walang bagay na nilikha kundi sa pamamagitan niya. Walang buhay na magkakaroon ng buhay kundi sa pamamagitan niya. Pangalawa, dahil din yon, ibinigay niya mismo ng Diyos Ama sa kanya. Amen po. Diba sabi sa Matthew 28, verse 18, then Jesus came to them and said, all authority has been, heaven and earth has been given to me, ibinigay mismo ng Ama. And so, ang likas na pagka-Diyos na ito ay nagbibigay sa kanya ng pinakamataas na otoridad. He has the greatest maximum full authority because Jesus in His divine nature fully God, fully human and also God the Father give this authority to Him. Amen? So, Jesus, para makita natin, nung ibinigay sa kanyang authority, ibinigay din naman sa atin ang otoridad na to. Also, Jesus gave us His authority. Dahil nasa kanyang otoridad,
Pati ang otoridad, kaya niya magbigay din ng otoridad. Kaya nga sabi niya, I am the vine and you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Diba? If you abide in me and I am in you, you will abide, you will bear much fruit. Kapag ikaw ay sa akin at ako ay sa iyo, mamumunga ka ng sagana. It is Jesus, the most powerful source. You have a source because Jesus lives in you. You have Jesus. Amen? And this Jesus, ang ating Panginoong Kristo Jesus, binigyan ka ng otoridad. Isa sa mga Bible verse dyan na gustong-gusto ko ito. All, and I have given you authority over all the power of the enemy. Binigyan kita ng otoridad para ano? Para gabiin lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Luke chapter 10, verse 19. Gusto ko yung isang version dito. Ito yung nakalagay. Sabi niya, behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall hurt you. Kaya huwag na huwag mong hayaan na si Satanas, ang ahas, ang scorpion, ang kaaway, ang mga bagay na magpapasakit sa iyo, huwag mong bibigyan sila ng otoridad sa buhay mo. Simula pa lamang, kapag sinabihan ka ng mga bagay, kahit kapitbahay mo, kahit kaibigan mo, kahit na hindi mo gusto, i-rebuke mo kagad. Because you have the authority. You have the authority. Amen po? Amen. So, Pastor, galit yata. Hindi. Kasi this authority is powerful. Sinabihan ka ng masama. Alam mo, walang mangyayari sa buhay mo. I rebuke you in the name of Jesus. Ganon. Huwag na huwag niyong hahayaan, friends, family, mga kaibigan. Jem, huwag na huwag niyong hahayaan na papasukin yung sumpa sa buhay ninyo. Because binigyan tayo ng otoridad. At ang authority nito with power. Sabi niya, behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all. What? The power of the enemy. Ano ang kapangyarihan ng kaaway? May otoridad ka. Nagabiin yun. Sabi nino, ni Kristo Jesus. At sabi ba, walang bagay na makakasakit sa'yo. Ang problema kasi sa atin, sa katigasan ng ulo natin, tayo mismo ang nagpapapasok sa kanila. Tama? Sabi mo, ay, ang tanga-tanga ko. Ay, naging tanga ka nga. Tapos magtataka ka, ano kaya nangyari sa akin? Ba't parang hindi ako makaintindi? Taka ka pa. Ikaw mismo nagsabi sa sarili mo yan eh. Di ba? Dapat sinasabi mo, ang tal-talino ko. Hallelujah. Amen. Diba? Ang ganda-ganda ko. Grabe. ang talino ko. Diba? Ganun eh. Naalala ko rin na gano'n ako eh. Naging facilitator ako ng about the Holy Spirit sa isang counter doon sa palasan. Sabi ko, alam nyo ba? Minsan ng mga anak ninyo, may nagagawang mali. Huwag yung sabihin na, alam mo, kunwari nakabasa ng pinggan. Huwag yung sabihin na, alam mo, ang alam mo talaga, you're careless, you're not, ano, ikaw ay hindi marunong magano, ganun. Dapat sabihin mo, alam mo, magiging billionaire ka. magiging magaling ka, matalino ka. Dapat ganun. Ito madalas ito maririnig sa akin. Kapag ako'y kausap ninyo, lalo na kapag kayo ay pep talk lang, gusto kong makatulong sa inyo. Ito lagi nyo maririnig sa akin. Huwag na huwag nyong hayaan na ibabang yung sarili nyo. Huwag na huwag nyong hahayaan na kayo mismo ang magbaba sa sarili ninyo. Hindi kayo bubuhati ng kaibigan nyo, ng kapitbahay nyo, o nung sino pa. Iba niyan, sisiraan pa kayo. Hindi kayo bubuhati niya. Nasasabihin sa inyo, alam mo si Pastor Rodin, napakagaling yan. Don't expect to do that, to ano, na makakakuha kayo ng ganun sa ibang tao. At huwag niyong expect na yung tao i-bless kayo.
Sa sarili nyo pa lang, kayo na mismo mag-bless sa sarili ninyo. Sa sarili nyo pa lang, kayo na mismo ang tumulong sa sarili nyo. Sa sarili nyo pa lang, kayo na mismo ang bumuhat ng sarili ninyong bangko. Kasi walang magsasabi niyan. Walang magpupuri sa inyo. Hanggat wala kayo napapatunayan, wala kayong maririnig diyan. Ganun ang tao. Pero sabi ng Panginoon, I have given you authority. Jesus said, I have given you authority. And that authority, hindi lang pangkaawa yan. Misang kasi tayo mismo ang kaaway. Tayo mismo eh. Tayo mismo ang naglalagay sa ating mga sarili sa kinasasablakan natin ngayon. Hindi kasi natin naiintindihan that our words have powers. Sabi niyo nga, powers. Powers. Iba ba yan? Powers. Pag sinabi mo hindi ka matalino, hindi ka nga matalino. Expect mo na yan. Pero pag sinabi mong matalino ka, kahit na sa sarili mo, alam mo hindi. Expect mo na nung sinabi mong matalino ka, magiging matalino ka. Amen. Amen. Jem, sabihin natin, mamumunga tayo. Magmumultiply tayo. Sasagana tayo. Amen. So, sino si Jesus? Pangalawa, ano ang mga ginawa niya o gagawin niya o mga nagawa niya according to the Bible? Mabilis lang po tayo. Jesus, yung manifestation of Christ's authority that will also be manifested on us. Ibig sabihin, ito yung mga na-record sa Bible na kung saan yung mga na-record na yon na ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus pwedeng mangyari sa atin. Or pwede rin magawa natin dahil sa Kanya. Amen? Una, forgiveness of sin. Lahat ba rito pinatawad na ng ating Panginoong Kristo Jesus? Humingi na ba tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Kristo Jesus? Because Jesus Christ is the only one that will forgive sins. Amen? Bakit? Siya kasi yung pinako sa krus ng Kalbaryo. Siya yung nagbear ng kasalanan natin. Siya yung dahilan kung bakit ang lahat ng ating mga sakit karamdaman ay gumaling. Dahil because of His stripes, we are healed. Sa Kanyang mga latay, tayo ay gumaling. At ang paglagay niya sa krus ng Kalbaryo, ng pag-ako niya ng lahat ng kasalanan natin, kasama doon yung mga sumpa, lahat ng mga bagay na gawa ng kaaway, kasama ng ipinako doon. Kaya only Jesus Christ can forgive our sin. Kaya nga si Abraham, ilang years bago si Jesus Christ? 2,000? Nung dumating si Abraham, anong sabi sa Bible sa Hebrew? Sabi doon, nireserba ang kaligtasan ni Abraham sa pagdating ni Jesus. Without Jesus Christ shedding His blood on the cross of the Calvary, walang kaligtasan sila Abraham. Yung kapatawaran na mangyayari kay Abraham nakasalalay kay Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Basahin niyo yung Book of Hebrew, nandoon doon lahat. Nagulat nga ako eh. 'Di ba? Kasi pagbabasahin mong Old Testament, wow. O nga ano? And Noah found grace, 'di ba? And Noah found favor. Eh, 'di ba ligtas na 'yon? Basahin niyo Hebrew, hindi pa pala. Without Jesus Christ shedding His blood in the cross of the Calvary, wala pa kaligtasan. Kaya nga Jesus Christ has the authority to forgive our sin. Amen. At sa pamamagitan mo, may mga tao tayong pwedeng dalhin sa Panginoon para ang kanilang mga kasalanan ay mapawalang sala na rin. Pangalawa, resurrection. Di ba? Si Jesus Christ lang ang nag-resurrect. Yan. Nag-resurrect. Kaya niyang i-resurrect ang sarili niya on His own. So, at lalo na yung control over nature, di ba? Sabi ni Jesus Christ nung natutulog siya, sabi ng mga alagad, Guru, baliwala ba sa inyo na kami ay mamatay?
Pagali si Jesus, nalimpungatan si Jesus, natutulog eh. Ganda ng tulog niya eh. Kahit bumabagyo eh. Alam niyo, ganyan yan eh. Ito may malaking karunungan dyan eh. Alam niyo, kapag ikaw ay may Kristo, kahit bumabagyo, makakatulog ka ng mahimbing. Kapag hindi ka nakakatulog ng mahimbing sa gabi dahil tayo mong iniisip, alam mo, kailangan mo may Kristo ka. Parang Jesus Christ, di ba? Bumabagyo, ginaganon na yung bangka. Siguro, tumatumbling na yung bangka ng gano'n. Na yung gigising siya ng mga apostles niya eh. Guru, baliwala ba sa inyo kung kami mamatay? Mabi Jesus Christ. Nagali si Jesus Christ. Tahimik! Tulog ulit. Tubahimik yung ano. Yung ano eh, yung bagyo, yung alon, yung ulan, tumahimik sa, ano sila eh, nasa dagat eh. Oo. Bukod pa din siya nakalakad si ano si Pedro, wala ibang verse pa yung nakalakad si Pedro. Ito yung talagang natutulog lang si Jesus. May control over nature. Sometimes ganun din po sa atin. Sabi ng kinuwento ko sa inyo, 'di ba? Nature na 'yun eh. Minsan ilang beses na 'yun. Ganun, sunog. Minsan naman ulan. Yung kailangan hindi talaga umulan. Pagdating na pagdating ko ng bahay saka bumusong ulan. Ilang beses na 'yun man, 'di ba? Mga ganun. Yung pero siyempre hindi naman tayo 'yon kundi si Kristo, si Kristo na ating pinananalaginan. Ang ating pananalig sa Diyos, ang ating pagpe-pray sa kanya. Kayun 'yun eh. So it will be also manifested to you. Gusto niyo ba 'tong mga bagay na 'to mag-manifest sa inyo? 'Di ba? Yung walang-wala yung tao, walang pang-opera pagpe-pray mo. Tapos bilang gumaling. Diba? Mas maganda yun eh. Yung walang pag-aasa, pupunta ka, dahil sa'yo, ginamit ka ng Diyos para magkaroon ng pag-aasa ng isang tao. At dito ba magtatapos? Why the authority of Jesus is good for you? Bakit nga ba maganda yung authority ni Jesus sa'yo? Siyempre, una na yung salvation and forgiveness. Diba? John 3:16. Alam niyo na yan. Pangalawa, purpose and direction. Kapag yung authority ni Jesus, dahil sa authority niya, magkakaroon ng purpose and direction. Magkakaroon ka ng direction. Magkakaroon ka ng purpose. Yung sabi ko sa inyo, diba, kunwari, meron kayong gagawing isang malaking decision sa buhay mo. Kunwari, ikaw ay mag-a-apply sa ibang bansa. Purpose yun. O paano ka magkakaroon ng direction? Sa pamamagitan ng authority na binigay ng Panginoon sa iyo. Lahat ng mga hadlang, you can say to those mountains, mga hadlang na yon, be gone. Umalis ka. Pupunta ako na yung bansa. Umalis ka dyan. Declare. Have authority. Diba? Yung mga taong nagsasabi sa iyo na, hindi mo kaya. Declare. No. In the name of Jesus, hindi yan ang mangyayari sa amin. Ikaso tayo, tanggap tayo ng tanggap eh. Diba? Alam mo, hindi ka marunong. Hindi nga ako marunong. Ganun ka ng ganun. Tanggap ka ng tanggap. Eh, may autoridad ka nga eh. You have the authority. Kaya sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I am the way, siya ang buhay, siya ang katotohanan, at siya ang daan. Deliktad ko lang, ano? Wala makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan niya. Ito kasi nung sinasabi ito ay ano eh, yung salvation. Pero yung principles nito, ganun din. Oo, hindi lang yung mamatay ka at saka pupunta sa Ama, hindi lang yun. Lagi yung tatandaan, it is the Father who always blesses us. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba? As to the Father in my name. Tama po. Hindi sinabi ni Jesus Christ, humingi kayo sa akin. Sinabi ni Jesus Christ, humingi kayo sa Ama sa pamamagitan ng pangalan ko. Because it is God who always blesses us. Know your Bible, nasa Biblia lahat yan. Kung paano ang ating Diyos Ama pinagpapala ang kanyang anak. Nandiyan dyan yung common grace at syempre yung special grace. Nandiyan dyan yan. Kaya minsan yung pati yung kasaganahan, yung talino,
Yung wisdom and knowledge. Oh, lahat yan. It is through Jesus Christ. But it is to glorify the Father. Amen? Na, buhay pa ba tayo? And also, it is good for you because it has that power and transformation. Sa Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power. Sabihin mo nga, power. Ah, parang wala naman ko power. Power. Lakasan mo. Power. Power. Diba? Ang Greek word ng power ay dunamis. Dunamis. So, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. So, when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you have now the Holy Spirit. Kaya sabi mo sa katabi mo, may Holy Spirit ka pala. Totoo yun. And sabi nun, you shall witness me in Jerusalem and in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Sinasabi ng Jesus Christ, because of that Holy Spirit within you, you can do everything. You can do, you can go everywhere. Amen po? And also, magkakaroon ka ng peace and security. John chapter 14 verse 27, peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be afraid. Ito sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon. Ito sinasabi ng Panginoon Jesucristo sa iyo ngayon. Sabi niya, do not let your heart be troubled. Do not be afraid. Huwag mong hayaan magulihanan ang puso mo. Huwag kang matakot. Nawala na ba takot nyo? Huwag kang matakot. Amen? Eh, syempre, eternal life. Alam na natin yan. You have the eternal life. This authority can give you eternal life. Now, to wrap it up, a powerful truth for winning souls and making disciple kind of truth. Una, you know who you are. Pangalawa, you know who you are. You are a disciple and worshiper. Pangalawa, you know the source. Amen. May natutunan ba tayo? Are we learning so far or far from learning? Yan. So, next week, pag-usapan naman natin itong pangatlo sa powerful truths para makapamunga tayo. Know your action. Amen. Dito pala sa dalawang ko, solid na eh. Ito pa kaya yung action na gagawin natin. Napaka-exciting. Amen. Sige, tayo pa tayo. Yan. Sige, let's pray. Father God, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa inyong ginawa, Panginoon, sa araw na to, that you have given us an assurance that Jesus Christ is my source, our source. Lord, thank you, Father God, because of this source, a powerful source, ay hindi kami magkukulang. Walang bagay na hindi malalagpasan. Walang bagay na hindi magagawa. Dahil alam namin, meron kaming source. Meron kaming source ng lahat ng bagay na kailangan namin. Maraming salamat po. Muli, Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa at gabayan at higit sa lahat. Let them know that you, our Lord and Savior Jesus Christ, is our source. Amen and amen.